Buenos dias, buenas tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, saan man po kayo naroroon. Ngayon pong araw na ito ay nabalitaan natin na ang Regional Trial Court na humahawak sa kasong serious illegal detention na isinampa ng artistang Sibong Navarro laban kay Dennis Cornejo at kanyang mga kasamahan ay dinesisyonan na ng nasabing hukuman. At sa nasabing desisyon ay nagpataw ito ng sintensyang reclusion perpetua. Okay. So dahil diyan, marami pong nagtanong sa akin, Adorni, ano ba yung reclusion perpetua? No? Yan ba ay kasing halintulad din ng life imprisonment? Okay, yan po ang ating pag-uusapan at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang pagkakaiba ng reclusion perpetua versus the life imprisonment. So, umpisahan po natin sa reclusion perpetua. Ito pong reclusion perpetua ay isang sintensya o isang kaparusahan na ipinapataw ng ating batas sa ilalim ng revised penal code. Okay? So, nasa ilalim yan ng revised penal code. Na ang ibig sabihin, ang sintensya ay nagmumula sa 20 years and 1 day to 40 years. No? So, hindi porket sinabing reclusion perpetua ay perpetually nasa kulungan ka na. So, ang ibig lang sabihin ito na from 20 years and 1 day, pag dumating ka ng 30 years in prison na, na serve mo na yung 30 years, and then you may become eligible for a pardon, no? Depende sa yung conduct at behavior na yung pinakita during the previous years of imprisonment. So, pag medyo maganda-ganda ang iyong behavior, ang iyong conduct, no, habang ikaw ay nasa kulungan, pwede kang bigyan ng ating chief executive, yung presidente, ng pardon. Pero kung hindi siya nasihan at ang rekomendasyon sa kanya ng Bureau of Pardons ay negatibo laban sa iyo, pwedeng ma-extend pa yan up to a maximum of 40 years. Ano-ano ba yung mga krimen sa ilalim ng revised penal code na nagpapataw ng sintensyang reclusion perpetua? Ang mga halimbawa ng mga krimen ay yung murder. Yan, mabigat na kaso yan. At pag ikaw ay na-convict sa kaso na yan, ay pwede kang patawan ng reclusion perpetua. Pangalawa, yung rape. Pag ikaw ay convicted for the crime of rape, pwede ka ding patawan ng reclusion perpetua. At isa na nga din sa ehemplo ay itong recent decision ng RTC sa kaso ni Bong Navarro ay yung serious legal detention. Aba, ayan, ay pinapatawan nga ng reclusion perpetua. At yan ay hindi bailable offense, no? No, unless na lang nag-file ng petition sa hukuman ng mga abogado ng mga convicts at sinasabing mahina ang ebidensya na ipinikita during the trial, ay doon lamang mako-consider kung pwede silang bigyan ng piyansa. Pero pag ganito may sintensya na, ang Regional Trial Court medyo mahihirapan na makakuha ng piyansa. Kasi as a general rule, kapag mga capital offense, no, hindi talaga yan bailable, no. So nakakaawa din ang mga convicted na mga akusado dito sapagkat immediately ang utos ng husgado ay dalin kaagad, no, sa imprisonment, sa kulungan itong mga convicted na mga criminal sa kaso ni Bong Navarro. Okay, so yan yung reclusion perpetua sa ilalim yan ng revised penal code. At yan, kung mapapansin nyo, may fixed duration yung imprisonment ng
convicted criminal. Pero pagdating sa life imprisonment, no, ito ay isang sentensya sa ilalim ng special penal law. So, nasa labas yan ng revised penal code, yung special penal law. So, ano-ano ba yung mga krimen sa special penal laws, no? Isang ehemplo ay yung plunder. Isa pang halimbawa ng special penal law ay yung Republic Act 9165. Ito po yung may kaugnayan sa violation ng pagda-drug pushing, yung pagiging drug lord. At marami pa pong ibang mga special penal laws na ginawa ng ating Kongreso. So, ang major differences niyan ay yung binanggit ko kanina na yung reclusion perpetua ay ipinapataw sa ilalim ng ating revised penal code, samantalang itong life imprisonment ay sa ilalim naman ng special penal laws. Ang reclusion perpetua ay mayroong mga accessory penalties katulad ng civil interdiction, yung pagkawala ng iyong parental authority, yung pagkawala ng iyong karapatan upang i-manage at dispose ang iyong mga ari-arian, samantalang sa life imprisonment naman ay walang accessory penalty. So yan yung major difference nila. Okay? So ang mga pinataw na kaparusahan dito kay Dennis Corneo at kanyang mga kasamaan ay reclusion perpetua. So, ayun, ang mga accessory penalties plus the damages. May damages na binigay na 300,000, no? In favor of Bong Navarro, no? At napag-alaman natin na itong kaso na to ay hiningan din ng 2 million si Bong Navarro at nakipag-bargain, naging 1 million. Hindi ko lang alam kung naibigay yung 1 million at nabawi. Pero ayon doon sa salaysay, initially, nangingi ng 2 million ang mga akusado, yung mga convicted criminals at nakipag-bargain nga si Bong na 1 million na lamang. So parang ang lesson dito sa kaso ni Bong Navarro is that kung ikaw ay isang tao na nalulong sa droga, sana umpisahan mo magbago at huwag mong ambisyonin na magkaroon ka ng pera sa pamamagitan ng isang illegal na paraan sapagkat lumalabas sa mga istorya at sa salaysay ng mga parties to this case na parang namera ang mga akusado at mga convicted criminals in this case. So, sana yung mga nakakita, nakapanood at nakasaksi dito sa kaso ni Bong Navarro, kung kayo ay medyo nalululong sa droga, isipin ninyo, no, itong sinapit ng mga akusado dito na meron pang pagkakataon, no, para kayo ay mag-reform o magbago ng takbo ng inyong buhay, no, magkaroon na kayo ng sarili ninyong inisyatibo upang baguhin ang inyong buhay, no, at nang hindi kayo sumapit sa ganitong klaseng sitwasyon na kung saan makukulong ka ng 30 hanggang 40 taon sa kulungan doon sa Muntinlupa. Isipin ninyo kung 30 anyos ngayon si Dennis Cornejo at ang kanyang mga kasamaan, another 30 years to 40 years, lalabas ka si 30 anyos ka na, between 60 to 70 years old. Nasayang ang iyong buhay. So, ang lesson dito, iwasan ng droga, magsipag, magtrabaho, at takunin ang iyong mga pangarap sa pamamagitan ng pagsisikap sa buhay at mag-aral, no? Edukasyon ang susi, no? Sa kagandahan ng iyong buhay. Sabi nga ni Nelson Mandela, education is the most powerful tool that will change your world. So hanggang dito na lamang po. Ito pang muli ang inyong lingkod, si Attorney Bueno.